Hi, welcome to another episode of Fix It Daddy. If you haven't yet, please subscribe and hit the notification bell for more videos. So today, mag-unbox tayo ng dalawang klase ng UV lamp. Yung una, analog lang siya. Switch lang yung control natin on-off, then ipa-plug lang. Then yung isa naman, digital siya with timer and remote control. Konting facts about UV lamp. So yung UV lamp, hindi dapat tayo bumibili basta-basta pag hindi tayo sigurado kung anong UV ba yung kailangan natin. So sa ngayong panahon, ang kailangan natin, halimbawa, pang disinfection. So kung for disinfection ng ating UV lamp, dapat nandun siya magfo-fall sa UV class C. So tatlo yung class ng UV. So UV class A, UV class B, and UV class C. So anong pinagkakaiba ng tatlong UV class na yon? Yung UV class A, meron siyang 315 to 400 nanometers na wavelength. Yung wavelength, yun yung nagde-define ng quality ng ray ng ilaw. So yung wavelength na 315 to 480, hindi siya magagamit pang disinfect or pang sanitize dahil hindi siya nakakamatay ng bacteria or viruses. Then yung UV type B naman, ang wavelength niya ay 280 nanometers to 350 nanometers. Hindi pa rin siya magagamit pampatay ng bacteria or viruses. So sa disinfection, ang kailangan natin gamitin ay UV type C. So ano yung wavelength ng UV type C? Yung UV type C ay may wavelength between 100 nanometers hanggang 280 nanometers. So yung wavelength na yun, yun ang kayang sumira ng RNA at DNA ng bacteria at viruses. So papaano sinusukat ang nanometer? So ang 1 meter ay equivalent sa 10 to the 9th na nanometer. Ibig sabihin, sa isang metro, kailangan natin siyang hatiin ng 1 billion at yung kada putol nun, yun ang magbibigay ng sukat sa iyo ng isang nanometer. So para sa disinfection at sanitation, dahil kailangan natin ng wavelength ng UV, ultraviolet, type C or class C, so kailangan natin makakuha ng 100 to 280 nanometers. So ganun tayo pumili ng ating disinfection lamps. Kung hindi magfo-fold doon, yung wavelength ng ilaw na gagamitin natin for disinfection, hindi rin siya makakapatay ng bacteria at viruses. Hindi yung kulay ng ilaw ang magpapatay sa bacteria, kundi yung wavelength na iniimit ng ating UV lamp. Unahin nating i-unbox itong analog or yung switch controlled lang na UV lamp. So sa box, yung UV lamp natin assembled na siya. Hindi katulad ng ibang product pag binili natin, kailangan pa nating assemblein. So ito lang ang control natin sa kanya. Meron siyang on-off switch and yung plug. So dahil nga yung UV delikado siya or nakaka-irritate siya ng skin tsaka ng eyes, so kailangan din natin mag-take na extra precaution dahil ang control natin na switch lang, hindi naman pwedeng bubuksan natin din na-expose tayo. So dapat nakatago tayo na hindi tayo abutin ng radiation ng ating UV. Pero ang advantage naman kung bakit ko kinuha to ay gagamitin ko siya kasama ng timer switch or mechanical timer. So pag meron ka mga wifi switch o kaya mechanical timer, pwede mo siyang gamitin. Kasi iiwan mo lang na naka-on to and hayaan na natin na yung timer ang mag-control sa power supply niya. So ito yung manual na kasama niya. So 38 watts ultraviolet disinfection and sterilization lamp product manual. So nakalagay dito na yung UV lamp natin 38 watts and good siya for 20 to 40 square meters. So makita mo rin dito yung warning na dapat hindi tayo ma-expose sa radiation, yung ating eyes, yung ating skin, ay iwasan nating abutin ng radiation pag ginagamit natin. And meron din siyang table, nakikita mo kung gaano katagal o gaano kabilis mamamatay yung bacteria or viruses pag na-expose sa UV rays. And now, punta naman tayo doon sa ating timer control na UV lamp. So unbox naman natin itong ating timer controlled na UV sterilization and germicidal lamp. So
So ito na yung ating timer control na UV sterilization and germicidal lamp. So upon unboxing, so makita nyo yung wire niya straight lang. Sasaksak lang natin siya sa power supply. Then meron siyang remote control. Then pag inon natin siya, hindi siya automatically nabubuhay. Meron siyang delay na 10 seconds. So anong gamit ng 10 seconds na yon? So dahil nga hindi rin maganda sa katawan ng tao yung UV rays, so meron kang 10 seconds para lumipat ng pwesto after mong i-on yung UV lamp para hindi ka abutin ng UV rays. So ito naman yung manual nya, maka Chinese character yung buong manual, so hindi natin siya magagamit. Pero according to the box, so kung yung isa natin 38 watts, ito 36 watts lang. Ano yung disadvantage naman ito? Dahil yung isa gagamitin ko, isasaksak ko sa timer control, so automatic kung naka-on yung switch niya, pag pumasok yung kuryente sa timer switch or wifi switch or any mechanical switch, automatic mag-on yung ating UV lamp. Samantalang ito, dahil nga electronic siya, na digital yung mga controls, pag nagkaroon ng power interruption, bumalik yung kuryente, automatic naka-off yung ating UV lamp. So hindi siya pwedeng ikakabit mo sa timer at i-on mo, aalis ka. So kahit mag-on yung power supply mo, hindi pa rin mag-on yung UV lamp mo. Then yung remote control. So kung mapapansin nyo, may timer siya. 30 minutes, 15 minutes, saka 60 minutes. So pag in-on natin siya, automatically, mamamatay siya after 15 minutes, 30 minutes, or 60 minutes. Ito yung pinapakita ko kanina. Yung cord ng ating manual, merong kasamang switch yung manual na UV lamp. Samantalang ito wala, kasi totally digital or electronic yung control niya. Timer tsaka yung delay. So ano naman yung advantage ng isa kumpara dito? So yung isa kasi, dahil nga analog lang yung switch niya, pag nagkaroon ng power interruption o kinabit natin siya sa wifi na switch o wifi na power source or mechanical timer, pag iniwan natin siya nag-on, basta nag-trigger yung ating power supply ng on, mabubuhay siya. Unlike dito sa mga digital, automatic pag namatay yung kuryente, then bumalik na yung kuryente, automatic magre-reset siya sa off. So naka-off mode siya, so hindi mo siya pwedeng iwanan na yung power supply o yung saksakan lang ang magkocontrol sa kanya. Pero mas safe siya gamitin kung hindi naman kabisado ng mga gumagamit kung paano nagpa-function yung iyong UV lamp. Dahil may delay siya, then may timer. So ito pa palang digital na to, automatic, pag naiwan mo siya, within 1 hour mamamatay siya. Di katulad ditong ating analog o yung manual lang, hanggat hindi mo ino-off or binubunot sa saksakan, mananatili lang siyang naka-power on. Pero base sa specifications nila, parehas lang silang nagko-cover ng 20 to 40 square meters. So now, idedemo natin kung paano nag-ooperate ang ating analog na UV lamp tsaka itong ating timer controlled na UV lamp. So ito na yung demo ng ating manual na UV lamp. So again, as a precaution, dapat hindi naka-expose yung tao. Then switch on natin. Ayun na siya, automatic naka-on siya. Then oorasan mo na lang kung ilang minutes mo gusto, mag-disinfect, then pwede mo na siyang i-off and bunutin ulit sa saksakan. Now, i-demo naman natin ang ating timer-controlled na UV lamp. So, isasaksak natin siya. So, narinig nyo nag-click, sabihin may power yung ating UV lamp. Then, gagamitin natin yung ating remote control. So, i-on natin siya. Then, set natin for 15 minutes. So, yun na. Nag-start na yung countdown niya. So, sasara ko lang yung ating door para hindi tayo ma-expose sa UV ray. Then, after 10 seconds, automatic mag-on yung ating UV lamp. So, yun na. Yung click niya, bibilis ng bibilis hanggang mag-on na siya. Okay, so nag-operate na yung ating timer control na UV lamp. Ngayon naman, turn off na natin ang ating UV lamp.
So, paano natin masasabi na nag-work yung ating disinfection lamp? So, after mo mag-disinfect either for 15 minutes, 30 minutes, or 1 hour, maaamoy mo yung amoy ng parang nasusunog. So, kung nakaamoy ka na nung nasusunog na insekto, so, ganun yung amoy niya. Kasi mga bakterya na namamatay yun, tsaka mga viruses. So, pag hindi mo naamoy yun, malamang mali yung wavelength ng UV na ginamit mo, or yung UV yung ginamit mo ay hindi talaga siya para sa disinfection. So, yung amoy naman na naiiwan after mo mag-disinfect, pwede mo siyang pahanginan, i-exhaust mo para mag-subside. So, after ilang minutes or ilang hours, totally wala na yung amoy na yon. Then, amoy fresh na ulit yung kung anong area yung dinisinfect mo. Pag binalikan nyo yung room or yung space na dinisinfect nyo, totally wala siyang amoy. Hindi siya mabango, hindi rin siya mabaho. So, yun yung amoy nung na-sanitize o na-sterilize na room using yung ating UV lamps. So, that's it for our UV disinfection and germicidal lamp. For other video suggestions, please hit the comment below. Please subscribe and hit the notification bell for more videos. This has been Fix It Daddy. See you on our next video.